Hello everyone, welcome back to Anabayos Vlog. So for previous video, tayo ngayon umaten ng big convention dito sa New Delhi. At syempre excited na excited kami dyan ni Maribel, ni Sam at ako. Kaya naman napakasaya ng convention na yan. At hindi maraming natutunan at marami rin mga nakilalang mga bago mga associate. So ngayon umuwi na kami at pabalik na kami ng Kerala. Pero nag-train na kami dyan, kaya ito naman ang pinakamahabang biyahe namin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. So, nakabalik na nga pala kami dyan sa hotel na pinagstayan namin for 2 days. At ito nga pala si Sam, isa rin pala siyang Zumba instructor sa Goa. Kaya naman hindi ko rin naman pinalagpas ang chance na ito na makijam sa kanya ng Zumba. At ito yung sinasayo namin, yung Zumba or Zin 112 na bagong release ng Zumba or Zumba Play. Kaya naman enjoy na enjoy ako dyan sa pagsasayaw namin ni Sam. At later on naman kami papabalik na ng Kerala, kasi ang aming alis dyan is 5 o'clock in the morning. Kaya hindi na rin kami natulog nila Maribel at ni nung asawa ni Maribel si Subin. Nasa kabilang kwarto pala sila. Kami naman ni Sam ay magkasama dyan. Kaya ang saya-saya na makijam kay Sam. It was nice meeting you, Sam. Hopefully I can meet you again. And nandito na pala kami sa loob ng train. At 5 o'clock nga kami umalis dyan from Delhi. At nandito kami sa isang station. At yan, naglalakbay na ang ating train. Grabe, as in, ito ikukwento ko sa inyo. Dahil ito na ang pinaka matagal na biyahe na sa train. At pinaka matagal na biyahe ko talaga na naranasan sa buong buhay ko. Grabe, 12 hours ang stranded namin dito sa train. From Delhi to Kerala, dapat ang aming biyahe is 48 hours lang, almost 2 days. Actually, 2 and a half days ang biyahe. Eh, kaso may nangyari, merong flooding sa Maharashtra. Kaya naman itong train na sinasakyan namin ay nagre-route papunta sa ibang area. Kaya it took us another 12 hours. 12 hours, imagine, para makarating sa aming paroroonan sa Kerala. Pero actually, at first, napaka okay naman, kasi sanay naman kami sa, alam naman namin, expected naman namin amang biyahe talaga from train is 2.5 days. From Delhi to Kerala. At ganoon din naman from Kerala to Delhi. Pero nag-plane nga kami from Kerala to Delhi, diba? So, hindi naman problema yun. Pero itong pabalik papuntang Kerala, ito talaga is yung talaga nakakairita, nakakainis. Pero honestly, ano naman siya, naging maayos naman siya. Kasi lahat naman kami ligtas. Kasi nga, para nga naman hindi kami maabala o hindi, kumaga, maging safe kami na hindi walang maaksidente. Kasi siyempre alam niyo na pag umuulan, pag flooding, kasi monsoon season nga dito sa India, may part ng India na monsoon season, kagaya sa Kerala din is monsoon season. So sa Maharashtra ng time na yon is merong nangyaring parang landslide din na nangyari. Kaya thank God na rin at nareroot yung aming biyahe, dahil nga kung hindi kami nareroot, malamang stranded na rin kami sa Maharashtra. Kaya okay na rin to, kahit medyo 12 hours ang delayed namin. First time in the history na pagbabiyahe ko na halos ang pinakamatagal na biyahe na nangyari sa akin is ganito, yung 12 hours. Pero anyway, ligtas kami, may mga namit tayong mga kaibigan or yung isang wagon namin na area doon sa train, may mga namit natin sila, halos mga nakakilala natin, dahil nga syempre 12 hours ka ba namang ma-delay, di ba, kundi pa kayo magkakilala doon sa loob ng train. Pero ganun pa man, you know, ligtas kami at naging maayos naman yung biyahe pabalik ng Kerala. Maganda naman yung mga
mga naging ano natin, mga nakita nating tanawin, kumbaga nag-sightseeing lang tayo, syempre kwento-kwentuhan. Medyo at least ang kagandahan kasi sa biyahe namin is AC yung train na sinakyan, yung class na sinakyan namin, 3-tier AC, 3AC siya. So okay naman siya, hindi mainit sa loob ng train, hindi kagaya pag sa sleeper lang na electric fan lang yung gumagana. So medyo nakakairita, pero at least nasa 3AC tayo. At yun nga, maganda yung tanawin na nakikita natin. At syempre nagbasa-basa rin naman ako ng libro dyan, at syempre nakakwentuhan natin si Maribel at saka yung asawa niya. Kung kayo may iniping tao, huwag kayong magte-train lalo na ganito kalayo ang biyahe. I would recommend na mag-train kayo, lalo na kapag kung may budget naman kayo. Kung wala naman kayong budget, ay no choice talaga na kailangan nyo mag-tiis dito sa train. Kaya thanks so much for watching, guys. God bless. Stay safe. Bye!